narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga, Pangulong Duterte gagawa ng hakbang para resolbahin ang bangayan sa Kamara kung makokompromiso ang pagpasa sa 2021 budget. House Speaker Cayetano tiniyak sa Pangulo na maipapasa ang 2021 budget on time. Ang COVID-19 death toll sa Pilipinas umabot na sa 6,000. 86% ng Pinoy stress dahil sa COVID-19 ayon sa SWS survey. 92% ng mga Filipino nagsabing mahusay ang naging paghawak ni Pangulong Duterte sa COVID-19 pandemic. Kahol ng aso, sigawan ng mag-asawa at iba pang ingay. Pinababantayan ng DILG sa mga LGUs para hindi makaistorbo sa online classes. At halos 800,000 mga tawag hindi nasasagot sa 8888 hotline ng gobyerno. Ayon yan sa COA. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga, Pilipinas Metro at Mega Manila. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via live stream sa www.brigada.ph. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Pinakasariwa, pinakabagong mga balitang hatid ng buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule. At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Araw po ng Biyernes, mga kabrigada, October 9, 2020. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balita. Mga kabrigada, nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte na siya mismo ang gagawa ng aksyon kung hindi re-resolbahin ng mga kongresista ang bangayan sa Kongreso kaugnay sa speakership issue. Sa kanyang unscheduled televised speech kagabi, umapila ang Pangulo sa mga mambabatas na isipin ang kapakanan ng taong bayan bilang mga halal na opisyal. Pero huwag naman sana ninyong sobrahan ang laro sa Congress na yung budget mismo ang nalagay sa alanganin. I'm just, you know, appealing to you. Gusto ko lang sabihin in one straight statement. Either you resolve the issue sa impasse ninyo dyan and pass the budget legally and constitutionally. Pag hindi ninyo ginawa, ako ang gagawa para sa inyo. Dagdag pa ni Pangulong Duterte na kapag makita niyang makokompromiso na ang pagpasa ng pondo dahil sa nagpapatuloy na power struggle sa Kamara, ay siya na nga ang gagawa ng paraan para dito. Hindi na umano siya magbibigay ng timeline sa Kongreso kung kailan dapat maayos ang gusot dahil mga diktador lamang ang gumagawa nito. Subalit kapag wala pa rin siyang makikitang positibong pangyayari sa mga susunod na araw, sinabi ng punong ehekutibo, saka na siya kikilos para ayusin ito. I am not going to give a timeline. Mga diktador lang gumagawa ng ganun. Gusto ko na ayusin ninyo. If and when I see that there will be a delay and it will resolve in the derailment of government service, I will, I said, solve the problem for you. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, isusumite ng House of Representatives sa Senado ang printed copies ng 2021 National Budget Bill sa November 5 sa kabila po ng hindi pa ito naaaprobahan sa kanilang final reading. Ayon kay Speaker Alan Peter Cayetano, ito ay upang may pagpatuloy ng Senado ang kanilang deliberasyon sa panukala bago ang formal transmittal sa House Approved Budget Bill sa November 16. Ang pahayag ni Cayetano, mga kabrigada, ay kasunod ng babala ni Pangulong Rodrigo Duterte
sa mga miyembro ng House of Representatives na agad na resolbahin ang budget impasse o kung hindi ay ang Pangulo mismo ang aaksyon. Sa gitna nito, tiniyak ng Speaker sa Pangulo na maipapasa ang 2021 budget on time sa kabila ng mga bangayan. Maliban dito, siniguro rin ito na ang lahat ng mga hakbang sa Kamara ay ginawa sa legal, konstitusyonal at alinsunod sa time-honored president sa House. Sa huli, mga kabrigada, humingi ito ng paumanhin kay Pangulong Duterte dahil sa pagdadagdag sa anxiety sa uncertain situation ng bansa. Brigada Balita, Coronavirus Disease 2019 News Update. Mga kabrigada, kinumpirma naman ng Department of Health na nasa 2,363 ang mga naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Dahilan para umakyat na ito sa 331,869 na kabuwang infections. Ayon sa DOH, mula po sa total tally, 51,482 o 15% ay mga aktibong kaso o kasalukuyang ginagamot, kung saan 85.7% ang nakararanas ng mild symptoms, 9.8% ang walang sintomas o asymptomatic, 1.4% ang severe, habang 3.1% naman ang nasa critical na kondisyon. Lumalabas din sa bagong report ng DOH na ang top 5 areas na nananatiling may matataas na mga bagong kaso ay ang Metro Manila sa 858 cases, ang Cavite sa 309 new cases, Batangas sa 139 new cases, Rizal sa 112 new cases, at Bulacan sa 97 new cases. Mga kabrigada, tanggap muna tayo ng report. 86% ng Pinoy stress dahil sa COVID-19 ayon sa SWS survey. Si Brigada Maricar Sargan sa Balita. Brigada Maricar, ibrigada mo. Brigada Report. Abot sa 86% ng mga Filipino adults ang nagpahayag na sila ay nakaranas ng stress dahil sa COVID-19 pandemic. Ito ang lumabas sa pinakahuling survey ng Social Weather Station, so SWS. Batay sa datos ng SWS, 58% ng mga Pilipino ang nakaranas ng great stress, 27% naman ang nagsasabing sila ay much stress, samantala 15% ang nakaramdam ng bahagyang stress dulot ng pandemya. Kaugnay nito, 30.7% o 7.6 milyong Pilipino naman ang naitala ng SWS na nagsasabing sila ay nakaranas ng kagutuman na tinutukoy na dahilan ng 69% ng Pilipino upang makaranas ng matinding stress. Isa pa sa tinutukoy na dahilan ng pagka-stress ng mga Pilipino ang kawalan ng trabaho, hindi pagkatanggap sa trabaho at pagkatanggal sa dating trabaho. Naitala sa survey na malaking porsyento ng mga nakaranas ng stress ay mga estudyante at 61% dito ay ang mga junior high school students. Samantala, isinagawa ang naturang survey gamit ang mobile phone at computer-assisted telephone na nilahukan ng 1,249 na Pilipino, edad 18 anyos pataas. Yan ang report, hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule, tatagal ka. Ito si Brigada Maricar Sargan ng Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, aabot sa 92% ng mga Pinoy ang nagsabing naging mahusay ang pag-aksyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa paglaban sa COVID-19 sa bansa. Itong lumabas sa Pulse Asia Survey, kung saan 62% ang nagsabi na matindi ang kanilang pagsang-ayon o truly approve sa pagkilos ng Pangulo kontra COVID-19, at 30% naman ang aprobado o somewhat approve. Ang naturang survey, mga kabrigada, ay hiwalay sa unang inilabas ng Pulse Asia, kung saan nakakuha si Pangulong Duterte ng highest approval rating na 91% at trust rating naman na 91% din sa hanay ng limang matataas sa opisyal ng bansa sa panahon ng COVID-19 pandemic. Nakasaad sa bagong survey na sa Mindanao ay nakuha ni Digong ang 98%, habang sa Class D citizens naman ay meron pong 95% ang nagbigay sa Pangulo ng highest approval rating sa paglaban sa COVID. Naisagawa ang survey mula September 14 hanggang 20 sa mayroong 1,200 individuals na may edad 18
pataas. Brigada Balita. Mga kabrigada, yun naman hong mga kahol ng aso. Sigawan ng mga mag-asawa at iba pang ingay. Pinababantayan ng DILG sa mga LGUs para hindi makaistorbo sa online classes. Si Brigada Ernie na pukaw sa detalye. Brigada Ernie, ibrigada mo! Brigada Live Report. Nananawagan ang Department of Interior and Local Government sa mga local government units na gumawa ng mga ordinansa na magbabawal sa mga malalakas na ingay tuwing umaga dahil sa posibleng makaistorbo sa mga estudyanteng umaattend sa online classes. Ayon kay DILG Undersecretary Martin Dinyo, kabilang na dito ang ingay mula sa videoke, paggamit ng muffler sa mga motorsiklo, ingay mula sa mga hayop tulad ng manok at aso, pati na ang sigawan ng nag-aaway na mag-asawa. Sinabi ni Dinyo na dapat gayahin ang mga lugar na wala pang regulasyon sa ingay ang mga LGUs na nagpasa na ng mga ordinansa laban sa unnecessary noise sa gitna ng distance learning na ipinapatupad ng DepEd. Dagdag pa ng opisyal, dapat pong barangay sa Pilipinas ay merong batas laban sa sobrang ingay na maaring makaistorbo sa mga estudyante, lalo't ang tahanan ay nagiging paaralan na rin ngayon na bunsod ng pandemic. Para naman sa nagbabangayang mag-asawa o kapitbahay, sinabi ni Dinyo na maaari itong sampan ng kasong alarm and scandal complaints. Yan ang report hatid ng YummyVit, ang multivitamins ng batang lamang. Ito si Brigada Ernie na pukaw ng Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita! At halos 800,000 na tawag hindi po nasasagot ng 8888 hotline ng gobyerno ayon sa COA. Si Brigada Jen Bayot sa balita. Brigada Jen, ibrigada mo! Brigada Balita Report! Aabot sa halos 800,000 na tawag ang itinasagot ng 8888 hotline ng gobyerno na nakalaan para sa mga reklamo sa katiwalian at mabagal na serbisyo sa mga ahensya ng pamahalaan. Batay sa inilabas na report ng Commission on Audit, sa kabila ng pagtaas ng 269% sa bilang ng target para sa calls attended, nasa 792,000 na tawag naman ang hindi dito nasagot. Sa performance audit sa Office of the President noong 2019, nakita ng COA na nahigitan ng 8888 Citizens Complaint Center ang 240,000 calls noong nakaraang taon, matapos masagot ang aabot sa 646,658 complaints. Subalit lumalabas na 792,685 na tawag umano ang inabanduna habang naghihintay, habang ang iba ay hindi na umabot pa sa interactive voice response at actual responding individuals o call takers. Nabigo rin ang complaint center ayon sa COA na magdagdag ng iba pang channels kung saan pwedeng ihayag ng taong bayan ang kanilang reklamo sa government services at iba pang red tape practices. Sa kabila ng aktibong 8888 hotline, hindi naman umano ginamit ang iba pang paraan sa pagtanggap ng reklamo tulad ng short message services at text messages, electronic mailing, website messages at social media accounts. Yan ang report hatid ng Guard C. Calcium Ascorbate, Katawang Healthy Achieve sa Guard C. Ito sa Brigada John Bayot, Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada. Brigada Worldwide. COVID-19 News Update. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Mga kabrigada, na itala po ng World Health Organization ang record high one-day increase sa global COVID-19 cases. Ito'y matapos maitala ng WHO ang 338,779 na mga bagong kaso ng sakit sa loob lamang ng isang araw. Tumaas din ang bilang ng mga namatay sa COVID-19 na pumalo sa 1.05 million. Kung saan 5,514 ang bagong mga naidagdag. Batay pa sa report, sa bansang India na itala ang pinakamaraming bagong kaso na umabot po sa 78,524. Sinundan ng Brazil na may 41,906 at United States of America na nagtala ng 38,904 new infections. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada! Weather Update! Mga
Kabrigada, patuloy po na magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Ang binabantayang low pressure area na huling namataan sa 310 kilometers west, northwest ng Coron, Palawan ay sa pag-asa malaking tsansa na maging ganap na bagyo ang LPA. Subalit posibleng makalabas na ito sa Philippine Area of Responsibility. Pinaigting naman ang LPA ang southwest monsoon hanging habagat na magiging sanhi naman po ng pag-ulan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Unti-unti naman pong lumalayo sa bansa ang bagyo na may international name na Typhoon Chanhom na huling namataan 1,585 kilometers west o northeast ng Basco, Batanes. Naglabas din ng gale warning ang PAGASA dahil sa posibleng mataas na alon sa bahagi po ng Batanes, Cagayan, Isabela, Ilocos Provinces, Pangasinan at La Union. Samantala mga kabrigada, para sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga ng Biyernes. Sa palitan ng piso kontra US dollar 48.48, sa euro 57.02, British pound 62.69, Bahrain dinar 128.96, Australian dollar 34.76, Canadian dollar 36.73, Singaporean dollar 35.69, Chinese yuan mga kabrigada 7.14, at sa Japanese yen sa 45 centavos. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada sa buong bansa, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang DriveMax Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax, Curamed, Panamed, DriveMax Coffee at ang Yummy Fit. Available po sa lahat ng branches ng Watson, South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy at Brigada Pharmacies Nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country, kami po ang inyong mga naging lingkod, Brigada Leo Navarro Malikdel. At Brigada Glenn Parungaw, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang 104.7 Brigada News FM, the music and news authority.